So hello guys. Umaga na at nagulat ako ay alas 7 na. Hindi ako nakatulog masyado kasi puro lamok yung area na pinagligo, pinagtulugan namin. Kaya lumipat kami sa loob ng sasakyan. Pakahirap kasi gumising pa kami ng alas 2. At yun, by the way, umuulan nga pala ngayong umaga at tinadat na namin. Yan. Umuulan ngayon dito sa area. Kaya medyo late na kami nagising. Gigisingin na natin sila. At medyo mahirap lang to kasi basa. Ha? Ah, wala na pala sila dito? Ah, lumabas. Ito yung pinakamahirap sa camping guys. Kapag nag-uulan. Tingnan nyo. Yun yung tulugan namin. Ang kaso, nilamok naman kami kagabi. Kaya, lumipat kami. Ayan. Diyan kami natutulog sana. Kaso biglang nilamok. Kaya doon na lang kami natulog sa sasakyan. Ayan. Magpiprepare lang kami ng almusal. Tapos, pupunta na kami ng Tugigaraw mamaya. Unexpectedly, umuulan. Pero, part of the nature. Yung ganito. Ano, saan kayo pumunta? Para ako matundaan. Wala kayo mabilan? Ano mo nilito ninyo? Asukal sana. Saka? Asin. Wala tayong asukal sa asin? Okay. Wala kayo nabili? Ha? Sarado po po. Asukal doon? Alas 7, sarado? Hmm, sarado sir. Wala tayong asukal doon? Wala tayong asukal doon. Takhali yata po po. Oh? Alayo pa. Grabe. Alayo pang baka na. Alas 7 na umaga, sarado pa yung mga tindahan. O, baka dahil na ulan. Hindi kami din natin sasakyan. Hindi lang nga. O, para bumili tayo. Alis nga pala kami muna ulit kasi bumili kami kanina, sarado pa yung tindahan. Ito kasama ko si Richard, basta nga kami oh. Lahat yung nilakad namin. Oo, lahat yung nilakad namin eh. Tapos tapo, pagdating namin doon, sarado pa. Kaya kinuha namin yung sasakyan. Saan tayo? So, dito sa kabila? Saan tayo? Dito tayo. Doon kami kanina pumunta oh, doon oh. Doon, lahat yun yan oh. Oo, palawa tayo dito sa kabila. Sir, dahil mo sasabi mo kayo yung third? Okay. Basta tayo sa ulan eh. Ano yun eh. Lagi nilakad natin tapos sarado magbibigay sa tindahan. Ng oras mo yung bukas. Alas 7 na kasi, sarado pa rin. Kaya maghanap muna kami. Bibili kami ng mga kailangan namin para sa may lulutuin kami. Kasi magpapack up na kami, papunta kami yung Tugigaraw. Ayan na guys oh. Guys, ayan na. Malapit na. Ayan na. May nakita kami tindahan. Guys, dito na kami oh. Bibili na kami ng kape, asukal, tapos asin. Ayan o. Brother, dito tayo. Oo, meron tayo pabili. Dahil meron kayong ano, asin. Bibili po. Saka asukal po. Asin, asukal, tapos 3-in-1. Ayan o. Tapos. Ayan, tapos yung binila namin ng ano, ng asukal tapos asin. Followers ni Kuya Alex. Ng si Ate. Bibigyan namin niya ng sticker. Ito. Sticker. Sana yan sa papian, asin ang papian niya. Son. Okay. Yan ah. Okay yan. Wala nang ibang ano. Ano pa bibilin mo? Wala na. Tay, maraming salamat, tay. Okay. Tara. Uwi na kami. Pupunta na kami ulit doon kasi magpapack up na kami. Pupunta kami ng Tugigaraw. Ano, Chard? Ano ang sasabi mo, Chard? Kaya nakabili lang tayo. Okay na. Nakabili lang tayo. Sige, awa ka muna.
Ayun na, pabalik na kami. Mabili na kami ng ayun, 3-in-1. 3-in-1, asin, tapos asukal. Pabalik na. Yun na guys, bago kami pumunta ng Tugigaraw, at dahil maulan, kakain muna kami ng almusal ngayong umaga. Meron kaming maling, meron kaming sinangag, at meron kaming corned beef. At syempre yung sabaw kagabi ng isda, na napakasarap guys. So, aalmusalin namin siya ngayong umaga. Sana lang, hindi magtuloy-tuloy yung ulan kasi na-realize ko Sunday pala ngayon. Sayang yung araw na kung saan mas maraming tao na nasa labas na makakasalamuhan natin na pwedeng gumala. Dahil sa weather, medyo nagkaroon tayo ng konting balakid. Pero sana, hoping tayo na wala siya, mawala siya eventually. Tara, kain muna tayo, saka na isipin niyan. Guys, puntahan natin yung dalawa doon. Ganda ng trip nila doon eh. Yan, anong ginagawa nyo dyan niya? Ito, wow, sarap yan ah. Pengi din ako nyan ah. Uy. Eh. Uy, ang galing naman yan. Sinasalo? Baka naman mabuulang ka nyan. Hindi yan. Siyempre gagalingan natin kung salo nyan. Yun. Kaya Jard, kamusta kaya Jard? Okay naman. Okay ba? Kaso, para magputol na itong panungkit natin. Oo, delikado yata yan ha. Aakitin ko po ngayon. Yun. Yan. Aakitin daw ni Kaya Chard, oh. Wow, galing. Hige Kaya Chard, bibidyo ang kita. Bibidyo ako mahulog. Yan ako, sabi sa'yo eh. Nagkagawin mo dyan kaya son? Ito, kumain natin ito. Ah, dyan na diretso pag nabagsak doon sa puno. Kaya nandiyan ka pala. Kala ko naman sasaluhin mo diretso eh. Parang gusto ko na mag-swimming eh. Napunta eh. Ito na guys oh. OCR. Solid oh. Sarap naman yan. Kailangan. Matamis, matamis. Matamis. Wow. Tamo. Sarap ba kaya Chard? Sige nga, inumin ko kaya Chard. Ayan. Buko. Wow. Fresh. Kasi lang parang. Uy, solid. Matigas, matigas. Malambot. Ha? Tato lang. Tato lang? Ganyan ko lang. Oh. Diba? Uy. Parang sarap niya magbuko juice, no? Oo, masarap. May sumiyelo tayo dun eh. Oh, yun o. Oh. Buko juice kaya tayo, tara. Kaso lang, baka magalit si Mayari. Pero hindi yan, no? Tara. Hindi, tara. Buko juice tayo, tara. Ganda o, parang sarap maligo dyan, no? May ilog kaya dito? Sayang naman punta natin dito kung di tayo maliligo ng ilog. Hanap kaya tayo ilog? Ilog? Parang may daan tayo doon. May daan kami kahapon eh. Saan? Doon naman da, paglabas dito. Tara, yung agin natin si Sir Alex. Tara, gusto mo punta natin. Tara, tara. Maligo tayo, tara, Jared. Ano, tara? Ayayin natin si Sir Alex, papayag naman yun eh. Tara. Ano, tara? Sabi natin kay Alex. Tara, tara, tara. Alex, diba? Okay, tara. Tara. Ito tayo dun. Sir Alex. Sir Alex. Ay. Digo daw po tayo ilog. Minadaanan daw po sila doon kahapon eh. Saan banda? Malapit lang daw po dito. Galigo na ba kayo? Hindi pa, sir. Sige, kung kaya ng oras eh, tara. Ah, tara daw. Ako kahapon, di pa ko, simula kahapon, di pa ko naligo eh. Kaya pala eh. Kaya gusto ko maligo lang talaga ngayon eh. Kaya pala amoy G-Starson eh. Amoy G-Starson naman. Tara, maligo tayo. Punta natin doon. Ah, o sige, tara. Yung unang makikita nating ilog, try natin umakaligo tayo. So ayun na guys, magpa-pack up lang muna kami dahil didiretso kami ng Tugigaraw. Medyo challenging lang ngayon dahil umuulan, kung mapapansin nyo guys. Actually, nagpapatila kami ng oras o nagpapatagal kami ng oras dahil inaantay namin buwaba yung ulan. Pero dahil parang hindi naman siya bababa, we decided na ituloy na yung travel natin papuntang Tugigaraw. At we wish na sana hindi umuulan ng ganung grabe papunta doon. Tara, see you, Tugigaraw!
yun na guys, papunta na kami ng Tugigaraw. Pero bago kami punta ng Tugigaraw, dahil may nakita kami kahapong ilog na nangungulit sila, pupuntahan muna namin yun. Natitigan namin kung pwede kaming makisaw-saw. Magsasaw-saw muna kami dun sa running water nila dito. At para sure ball, at para mas masarap yung biyahe natin dahil nakapaligo na kami ngayong umaga pa lang. Medyo maulan na lang talaga guys eh, no? Pero hoping pagdating natin ng Tugigaraw ay hindi na ganoon kalakas yung ulan. At naging maging success, at maging successful pa rin tong travel natin, di ba? So yun na guys, eh hindi sinasabi nilang ilog, pero mukha kasi siyang kanal eh. Ayun oh. Nagdadalawang isip kasi kami guys. Para kasi siyang kanal, mamaya biglang naliligo ko, may mga naglabasa na ng mga ano. Kaya maghahanap na lang kami ng mga ordinaryong paliguan, hindi dito guys. Medyo negative kasi dito eh. Tara, hanap tayo ng iba. So ganito talaga guys yung tinatawag na nature. Whether it's good, whether it's bad, tuloy mo lang. Kasi yung nature, yung ulan, di ba, nature yan na kung saan may experience mong mahirapan at magawa ng mga possibilities na pwede mo siyang i-skip o pwede mo siyang gawa ng paraan, di ba? Kaya kami, instead of losing our faith na maging okay itong trip na to, eh nag-focus na lang kami sa mga bagay na pwede namin pagkaabalahan, di ba? Kaya hanap kami ngayon ng way para mas mag-enjoy kami kahit umuulan yung second day natin, di ba? Tara, enjoy natin yung kalsada kahit maulan. So yun na guys, huminto muna kami para mag-relax-relax. At tignan yung ganda ng view guys, oh. Tignan nyo, para tayo nasa Chocolate Hills or what. Tignan kung gano'ng kaganda dun, oh. Puro tanim, puro palay. Tapos yun eh, puro palay. Medyo umuulan-ulan lang, kaya kami nakaganito kasi medyo maulan-ulan. At hindi kami nakaligo doon sa ilog. So mga siguro pa 1 hour pa nandun na kami sa may Tugigaraw. Okay, sarap di ba? Ito yung nature. Jay, sir. Ano may tawag sa atin? Ano sir? Looper/camper. Loopers. Oh, loopers/camper dahil. Bakit sir? Yung mga gamit natin nandiyan, di ba? Uy, oo nga. So, meron tayong kailangang mag-campsite o kailangan natin ng area. Whether it's good or bad, di ba? Ang tawag sa atin, camper, looper. Akala ko sir, hampas loopers. Hampas loopers, hindi, ito hampas loopers. May sasakyan tayo eh. Oo nga, no. Ganda ng Hilux natin. Eh. Yun na guys, suminto muna kami para magkape dahil may around 44 minutes pa bago kami makarating ng Tugigaraw. At dahil umuulan, buti na lang meron ditong tulay na hindi pa tapos na pwede kaming mag-shelter o magtago. Papakita ko lang sa inyo yung itsura dito ngayon sa magandang view. Kasi tandaan nyo guys, di ba? Nasa nature trip tayo. So, ibig sabihin, pwede tayong huminto all the time. So, pwede natin gawin yung mga bagay na hindi natin normally na ginagawa sa pang-araw-araw, di ba? Tulad na lang na pagpasok sa trabaho, di ba? Hindi ka pwedeng huminto habang nag-travel ka. Kasi, mag-relate ka sa trabaho, di ba? Pero pag ganito yung trip mo, so hindi mo kailangang magmadali, just go with the flow. Ayun o, may naliligo guys o, ayun o. O, diba? Tapos, yun yung tulay na dadaanan namin mamaya. At yun yung river, na kung saan daw kapag malakas yung ulan o tumataas yung tubig, ay nawawala tong maliit na tulay na to. Kapag lumubog yan sa tubig, doon na pinapagamit yung tulay na to. Pero, maliliit na sasakyan lang daw yung pwede. At bawal yung mga malalaki kasi baka masira yung tulay kasi hindi pa talaga siya fully okay para ipagamit sa merkado.
nyo kung gaano kaganda yung nature. Tapos habang nagkakape ko, di ba kung gaano kastik. Ang sarap niya lang huminto at ang sarap niya lang tignan kasi hindi ito yung usual nating nakikita. Especially kapag nasa Metro Manila or nasa Central Luzon. Di ba? Stick. Ayan, magagala mo na sila guys. So. Pagbigyan nyo na ako ngayon guys kasi ito lang yung once in a year na kung saan tumatakas ako sa trabaho o sa realidad. Talagang pinilit ko talaga tong North Loop na tong gawin kasi nakakaramdam kasi ako ng toxic thing na kung saan ay nababagal o nababago yung sistema ko sa buhay. Na kailangan ko mag-refresh. So for me, gusto ko kasi itong gawing regularly or every year na nagagawa ko siya na nakakalipot ako sa Pilipinas na kung saan ang iniisip ko lang ay kung saan kami matutulog, sino pupuntahan namin, di ba? Maliit lang yung iintindihin mo kaysa dun sa araw-araw na ginagawa mo. Na iniisip ko kung paano kayo makikita, paano kayo lalaki pa, di ba? So yung mga toxic thing ba? So mas madali kasi yung ganitong bagay at nakakatawa dahil naumpisa na natin siyang gawin at nagiging maganda yung ginagawa natin. At hoping masundan pa to. At nakakatawa dahil nasusuportahan nyo yung ganitong klaseng at ginagawa nating trip, di ba? Yung mga trip na ganito. Diba? Yun lang. Mamaya magka-travel na tayo. Tignan lang muna natin kung ano ginagawa dito. Kuya, maligoan tayo. Pwede daw maligo doon? Pwede. Ano, G? G! Ano, G? G! Otro guys, pwede daw maligo doon. Habang nag-aantay tayo, nagpapalipas tayo ng oras. Oh, maliligo muna tayo doon. Magpapalit muna tayo ng mga damit. G! So yun na guys, nagpalit na ako ng damit. Kung ano yung pinaligo ko kahapon, yun na rin gagamitin ko ngayon. Tara! Uy! Tara! Tara-charge! Bilisan mo! Tara! Hey! Ito yung trip na kung saan pwede kang maligo. Kahit di ka magkabahit guys. Tignan nyo. May mga baka po. Dito tayo, nakaharap tayo sa kanila. Hello po! Ayan guys, may mga naliligo dito. So, ikaw una son ha, mag-dive ka agad son ha. Mag-dive ka agad ha. Ayun sila, naliligo. Wala na to. Ah, nag-break. Oh, sige, ikaw son. Utang na, madumi ah. Ha? Sa gilid to. Ah, sige, sige. Yes, sir. Sige. Kung gaano na kung gaano kaganda yung tulay, 'di ba? Tingnan niyo kung gaano kaganda. Ang sarap niyan tingnan dito sa baba at tingnan siya sa taas. At syempre nakaligo kami kanina at nagtampisaw muna kami. 'Di ba? After nito, hanap naman tayo ng spot at dediretso na tayo. At 'yun, dediretso na tayo ng Tugigaraw. Yeah, gis mo lang ako, ha? Sige nga, tingnan mo natin kung makakawal. Hello po, sir. Matututo tayo ngayon dito ng pamimingwit. Ayan na, ayagis yan na guys.
Walang huli. First try, wala agad. Guys, titingnan lang natin yung nahuli nila kanina. Kung gaano yung mga isda na nahuli nila dito. Masarap yung ilog nila, guys. Ay, dagat nila, hindi malagkit. Ah, may mais din po kayo. Ah, nandiyan pa sa ano? Ah, ito. Yes, ito yung nahuli nila. Oh, hindi pa nila inahango. Oh, yun. Isa. Lumalango yung. Dalawa. Tatlo. Tapos ito. Tilapia? Oo, oh, tilapia. Oh, laki na tilapia, oh. Hindi, maliit yan. Maliit pa yan? Grabe, no. Ang ayos din pala, oh. Oh, tapos nakatali lang siya doon. Ang galing, guys. Ito pala yung nahuli dito. Hello. Ayan. Pinakita tayo from Isabela. Ayan. Wala. Maliit eh, maliit. Oh, hello. Dito tayo sa bundok. Ano, G? Takbo, takbo sun. Patas. Charge. Guys, dadaan na tayo ng tulay nila. Tingnan nyo kung gaano maganda. At ka-challenging yung gagawin namin, guys. Kasi mapapansin nyo, yan yung ilog dagat, guys. So, Cagayan River pala, River. Cagayan River. So, ayan o, nagbabaybay kami sa isang maliit na tulay na kung saan isa lang ang pwedeng dumaan. So giveaway lang to, o bigayan lang, diba? Ayan guys o, sarap, diba? Ito yung adventure na sinasabi ko sa inyo na masarap ulit-ulitin o gawin. Ayan o, mayroon pa sa gitna ng namuong ano, buhangin o, diba? Well, see you in a bit. Tumigaraw. Yun na guys, mintuuli kami kasi nakita namin kung gaano kaganda yung Cagayan, guys. Tingnan nyo yung bulubundukin niya, guys, o. Diba? Kung gaano kaganda, tapos yung kanyang palayan. Kaya napahinto muna kami. At syempre, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano siya kaganda via drone. Kahit parang medyo parang, tingnan nyo yung panahon, guys, o. Parang medyo makakulimlim, diba? Pero may nag-aantay na liwanag papunta sa atin. Ayun, tingin nyo kung gano'ng kaliwanag doon, guys. So, ibig sabihin, itong low pressure area na to ay possible mag-drop by lang o dumaan lang. Papalipad muna kami. At hoping ma-appreciating nyo yung ganda ng kalsada at ganda ng nature na sinasalin ko papunta sa inyo. Alam ko kasi na pareho tayo before na kung saan hindi tayo makawala doon sa mga bagay na ginagawa natin. Nandun pa tayo doon sa tinatawag natin para sa pangarap na kung saan hindi tayo makagalaw, hindi tayo makaalis, hindi tayo makapunta sa mga gusto natin. Diba? Kaya so, at alam ko balang araw gusto nyo magawa rin yon. I-educate ko lang kayo, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya nagagawa. Para pag kayo naman, diba, mas exciting as at mas makabuluhan. Diba? Drone mo tayo!
So yun guys, habang nagpapalipad kami ng drone para sa isang napakagandang views ng Cagayan. May followers tayo dito. Classmate natin from, taga saan ka? Taga Santa Maria po. Santa Maria, Cagayan. Isabela. Ay, Isabela. Ano pangalan? Sammy po. Sammy, oh. Shoutout kay Sammy. Oh. Sticker, yun, oh. Thank you po. Nice to meet you, ha. Ang layo neto. Ingat. Okay na guys, mag-groupings muna kami. Gaano kahaba? Tingnan nyo. So ayun guys, nakita na namin yung baba at yun kami namimingwit doon. Ito try lang namin kung magagawa namin ng drone shot tong tulay. Medyo mahangin. Alanganin yung drone shot eh, pero kung kakayanin, pakita na sa inyo. Yung tulay. Hello po! Yung... O, kakain muna kami ng pansit nila dito. At... Aba, aba, aba. So yun na guys. Titikwat. Ah, ito nga yung pansit. Talaga, no? Baka itong kinain namin ni Natasha yun guys. Hindi nyo kung gano'ng kasarap. At kung gano'ng ka dami nung lahok ni guys. Pinili talaga namin kumain na lang kawin kasi alam namin na kapag... So ayun na guys, nandito na kami sa venue at nakakatawa itong mga classmate natin dito lahat. Energy! Okay, meron silang ginawang ano natin na welcoming, oh, di ba? Sa Alex pa to, ah. Ano to, Facebook, ah. Descripted. Okay. Sticker, may sticker na kayo? Wala ako. Eh, sige, nakuha kayo ng sticker. Magpapagames tayo, ah. Ha? Para panood nyo na yung, ano, Tugigaraw. Ay, Tugigaraw. Isabela? Iba, iba gagawin natin, iba naman. Hello guys. Oh, nandito na tayo sa may Enrile at Tugigaraw. Ngayon, kakabitan na natin yung pangako natin ngayon sa isang followers natin ng lahat ng sponsorship na meron tayo. Pakilala ko sa'yo si... Paano siya? Si RR. Siya yung nanalo dun sa hinahanap nating followers kung saan tayo pupunta at ex-deal natin sa kanya yung lahat ng product na meron tayo ngayon. Si Mutaro, si Mutaro, si Beast, si G-Star, Immortal. Si Prime Loom, sino ba? Immortal. Si Immortal Leg Bag, si Mutaro T-shirt, lahat yun mapupunta papunta sa kanya. At syempre, ikakabit natin lahat papunta sa kanya. Diba? So, meet natin si Sir RR ng Enrile Cagayan. Cagayan. Hi. Okay, thank you pala. Thank you. Thank you pala kay Sir Alex ng Secret Shop Cavite. Maraming salamat. Naway mapasaya namin kayo sa pagpunta nyo dito at ma-accommodate namin kayo na maayos. Yun lamang po, salamat. I love you. Tara, gagawin natin yung ano, yung motor nito na yun. Si Randol. Kabitan natin na. Kabitan natin na. So, syempre,
MDL, J-Star MDL. Tapos, bocina. Wow, lakas niya no? Oh, malakas to. Anong J-Star yan, Kuya Son? J-Star version. Wow. Sino ba si Buhawi at si Buhawi? Si Kulog. Ano, G na ba lahat? G! Wow, ito. Okay, game ha. Mortal. So, siyempre, napanood nyo na. Siyempre, kasama to. Ano yan? Mutaro siya? Uy! So, simulan natin, babaklasin muna natin yung kanyang player. Tapos, nakabit na natin. Balikan ko kayo mamaya. Okay, ang locations natin siyempre dito. So yun na guys, nandito kami sa parang DK kung tawagin, na kung saan parang nagiging center of attention nila dito sa mga leisure. Hindi so. Tapos ito yung Cagayan River nga ba to? Oh, Cagayan River. Ayun nga pala guys, Tugigaraw. Ito Enrile. Yun. So boundary sila ng isang ilog papunta doon. Tingnan nyo guys yung ulap po. Lakas ng hangin. At we wish na sana dumire-diretso siya, mawala siya in a couple of days para maging maganda na yung nature at makita na namin tunay na ganda. Kasi every time na nagbabiyahe kami, at since day 1, day 2 pa lang to, medyo nakaka-boring kasi nasa loob kami ng sasakyan at umuulan. Tinitsempohan lang namin na walang ulan saka kami lumalabas. Which is dapat every ride namin ay mainit, pwede kami mag-desisyong bumaba o tumingin ng mga location. At ubi sana pagbigyan tayo ng pagkakataon. Hindi pero mababaw yan dyan. Son! Inaabot na tayo ng gabi ah! Kanina maliwanag pa, di ba? Hoy, ano nangyari? Bakit ganyan tayo? Ang usapan natin, kadagalaw natin, isang oras lang. Ha? Bakit umabot na ng dalawat kalating oras yata to? Nahirapan na kuya eh. Bakit? Ito, tinanggal ko muna yung mga lumang wire. Nako, haba na ito! Oh, ah, ito yung wirings nung dati. So, natatagalan kayo kapag ganito yung... Wirings niya. So, anong ginagawa niyo ba? Kasi binaklas ko muna to bago kakabit yung bago. Ah, kakabit natin yung luma, tapos kakabit natin yung bago niya. So, kaya nagiging 2 hours? 2 hours. 1 hour sa baklas, 1 hour sa kabit. Alang, June naman. Pero okay na ba? Pati nga kung okay na, pati nga. Pero so far, okay naman na. So, ano sa masan? So far. Sumar. Sumar. Tama, okay na, okay na. Mga 2 hours lang. Hindi, ipag-uusapan. So, ah, nasing, nasing. Nasing. Okay, busina ka, nasing. Wow. Ayun yung start. Wow, okay na, okay na. O, sige. O, sige, pop. I-endorse mo na sa may-ari kung okay na ha. Kasi masyado na tayong gabi oh. Kaya nga eh. Parang nasa bulian lang tayo. Inabot tayong gabi ha. So far? So far. So guys, yun na. Inabot na kami ng gabi dahil inulit pa ni Gerson yung wiring siya. Kasi meron siyang remaining na wirings na kailangan or SOP namin ay kailangan tanggalin mo na yung luma bago isalpak yung mga bago. Kung mapapansin nyo guys, yung galing kami ng Isabela, halos 1 hour lang or less than an hour, sinalpak na namin yun kasi wala siyang wirings na nilagay doon. Kaya easy, kumbaga. Pero pag mga ganito, mga ginalaw na ng mga dating mga electrician or mga mekaniko, kailangan namin i-back to zero yun, tapos ilalagay yung panibago. Kaya siya nahirapan. Diba? Okay na, Son? Okay na. Sir RR, ano, kamusta? Sulit ba? Sulit na sulit, Boss Alex. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Bistar, Horn, at Mutaro. Mutaro. Bistire. Chucks, Bistire. Prime Lube. Prime Lube. Saka si XKD. Si Immortal. Si Immortal Bug na nagbigay na sa akin ng yes. Immortal Bugs. So yun guys, dahil ginagabi kami, ibibigay na lang natin kay classmate na RR yung ating race. Bistire. At saka yung Extreme. Helmet disinfectant para dahil nabalita ko sa kanya mahilig siya mag-ride, kailangan mo ng extreme tire inflator na kung saan kapag nagkaroon ka ng emergency o bigla kang maplatan, pwede mo siyang gamitin. For emergency purposes guys, kailangan nyo to at kailangan to ni RR.
Siyempre, si XKD na brake pad for emergency, siyempre ang ugali ng Pilipino, hindi nagpapalit hanggat walang naririnig. Kaya, eto yung kailangan mong brake pads. And then, from Immortal, kay Sir Lucas, oh, belt bag para pwede mo nang lagyan ng mga excess luggage or excess na pangangailangan niya. Okay? And then lastly, from Mutaro, Mutaro t-shirt. Thank you sa lahat ng sponsors. No? Akala ko ako nag-loading. Nag-loading pa muna. So far pa eh. O, oh, isa sa lahat-lahat. So far, oh, so far. So, ayun na guys. Dahil naibigay na natin yung promises natin kay classmate RR. Ngayon naman, magpapahinga na tayo dahil dito na tayo inabot ng gabi. At yun naman talaga yung usapan natin na kapag may pupuntahan tayong lugar, eh makikituloy muna tayo pupunta sa kanila. Kaya mamaya, magtatayo muna kami ng tent namin doon kila Sir... Ano ba naman siya? Ken Chet. Ken at si Chet. Ken Chet. Hello Sir Ken at Ma'am Chet. Yun. Tara, overnight na tayo. At bukas, makita kita tayo sa Santa Ana, Cagayan. Cagayan nga ba? Mm-hmm. Oh, Santa Ana, Cagayan.